Ayan, welcome back mga kaibigan. Narito muli si Sir Rolly. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-send ng pera galing sa Paymaya papuntang Coins at saka GCash. Tama po, nag-upgrade na ngayon si Paymaya. Pwede na siyang mag-send sa mga bank. Ayan, kapag nandito tayo sa app, click natin yung send money and then to mobile number. Ito muna yung explore natin. Dalawa lang naman ito. Send to Paymaya user o di naman kaya ay send to smart money padala. Okay? So ngayon sa send to bank. Sa send to bank, ito ang maganda. Ito yung bago nila ngayon sa Paymaya. Click natin itong arrow down. Maliit dito. Ayan. So after nun, hanapin natin itong DCPay. Yung pag nahanap nyo na po yung DCPay, yan. Type po dito yung amount kung magkano ang ipapadala. And then, recipient details. Dito na po yung account number, of course, yung Coins PH cellphone number ni receiver or recipient. So, ayan yung number. And then, pangalan, of course, kung sino yung mapadala ninyo. And, optional lang ito. So, huwag natin lagyan yung middle name. Apelido na tayo dito. So, ayan. After that, of course, yung purpose. Yung nilagay ko dito yung purpose ay for loading or for allowance, depende na po yan sa inyo kung saan niyo papadala o anong purpose nung pera na papadala niyo. Ayan, so after that, send nyo lang. Mapansin niyo po, ito po ay nakalagay dyan sa taas. Fee ay 0. So, InstaPay ang ginagamit po ito. InstaPay, tama ba? InstaPay. Ayan, so after niyo pong ma-confirm, I mean, ma-check yung mga details, isa-send na po natin, pupindutin natin itong send sa ibaba. Ayan. Pag na-send na, hintay natin yung confirm. Ayan, nag-confirm na siya. Kaso wala pa yung text. So, ang next natin is hintayin is yung text. Ang sabi yung awesome man. You have sent. So, mabilis lang. Seconds lang siya. Ando na. So, you have received, added, and coins. Okay? So, bilis. Andiyan na agad yun. Okay. So, ngayon, subukan natin mag-send ng pera papuntang GCash. Okay? So, after nyo po mapindot yung send money, ito pong part, ito po yung send money, itong pinaka una. Click natin itong send money and piliin po natin yung send to bank. Ito po yung bank account. Send to bank account. Pagkatapos nyo, pindot nyo po itong maliit na arrow dito sa gilid. So, yun po yung kung saan nyo send. So, since sa GCash tayo, ang piliin po natin ay ang G exchange. Ayan, so ito po yung GCash, ito pong part na to. So ito po yung papuntang GCash. Kung gusto niyo naman sa coins, ito po siya sa taas, itong DCPay. So dalawa lang naman yan eh. Coins, DCPay, and GCash, G exchange. So since sa GCash tayo ngayon, click natin itong G exchange. Ayan, so type natin yung amount. So magpadala tayo ng 50 pesos. 00. Ayan. Account number. So, yung aking GCash number. Ayan. Tapos, first name. Of course, pangalan ko. And then, middle name. Optional daw. So, hindi natin kailagyan yan. Apelido. Ayan. Tapos, purpose for loading. Okay. Tara natin kung mag-send ito ngayon. And for loading. Ayan. So, tingnan natin kung mag-send ha. Click natin itong continue. Ayun. So, pumasok siya. I mean, hindi pa naman nag-send. So, transfer fee. Mapansin nyo po dito. Yan ay free. So, ito ay advantage or magandang balita sapagkat free lang. So, send natin. Sana pumasok agad siya. Please wait. Ayan. So, pumasok po agad siya mga kaibigan. Tingnan natin kung nag-post din siya dito sa GCash. Mag-text naman po yan. Magbigay po yan ng message. Ayun. So, you have received. O, nauna na yung receive kaysa dito sa pag-send. So, ayan. Dumating na po. You have 50 pesos from Paymaya. Ayan. Very good. So, ganun lang kadali. Ayan. So, ngayon nag-send naman si Paymaya. Okay. So, ganun lang siya kadali. Ano? Hindi na tayo mahirapan ngayon sa pag-transfer ng pera. Ang advantage nito ay free. Oh, walang kabayad-bayad pag mag-send ng pera galing sa Paymaya puntang GCash
at coins. So, yun lamang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ay, wait lang. May pahabol pala. Doon sa mga wala pang Paymaya or coins or GCash, mayroon po ako mga link dyan sa description. Pakitingnan na lang po at pakilik na rin. Thank you.